Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyaing buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 954 ng Ride On Ministry para po sa ating Sunday Divine Worship Service sa ikatatlong linggo ng panahon ng Adviento. Yes, December 11, 2022. Yes, ang Ride On na ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo pong lahat ay magsilapit sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito, mga ka-Ride On sa ating Panginoon sa Kristo. At tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, awitin po natin ng With all my heart I worship you at gayon din ang shepherd of my soul. With all my heart, I worship you. With all my heart, I adore you. In the beauty of your holiness, I behold you. Lord, my hands I raise, Lord, I worship you. I offer you my praise, even more to me than a thing. With all my heart, I worship you. With all my heart, I adore you. In the beauty of your holiness, I behold you. Lord, my hands I raise, Lord, I worship you. I offer you my praise, Lord, I honor you. You mean more to me than anything. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay inyo pong pangunahan sa aming pananambahan sa pamagitan po ng presensya ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa amin at gayunin sa aming kalagitnaan. Marapatin niyo kami, Panginoon, na kami po ay maging karapat-dapat sa aming pananambahan, sa aming paglapit, sa aming mga pag-awit, sa pagkikinig namin ng iyong salita at gayon din sa lahat ng bahagi ng pananambahan na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mahayag sa aming pagpapasalamat. Ikaw ang mahayag, Panginoon Diyos, sa aming pagtitikas sa iyong mga salita. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng kagalakan at gayon din ang kasapatan ng pangunawa sa mga nais mo na ipabatid sa amin, O Diyos, na mensahe. Gayon din, Panginoon, na maging maayos pong kalagayan po ng internet at signal na aming ginagamit. Mawawalhati ka sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw na pinakadakila sa lahat, ikaw na sentro ng aming pagdiriwang ng panahon ng Adviento at panahon ng Kapaskuhan at sa lahat po ng panahon. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng
Amen at amen sa Panginoon. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. With all my heart I worship you. With all my heart I adore you. In the beauty of your holiness I behold you. Lord, my hands are raised, Lord, I worship you. I offer you my praise, Lord, I honor you. You mean more to me than anything. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain po ninyo ang pamamahayag ng iyong salita. Sa hapong ito, O Diyos, sa aming sama-samang pagsamba, pinagkakatiwala po namin sa tanging pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon. Tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoon Diyos at napakabilis ang panahon. Ano po? At December 11 ngayon, Linggo, bukas ay Lunes na naman. Panibagong buong linggo na ating lalakbayin. At malapit na po ang mga simbang umaga, simbang gabi, at gayon din ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, marapit na rin ng 2023, di ba, mga karay doon sa Panginoon. So, tayo po ay dumako sa mensahe ng buhay na ang ating salalayan na mula sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang isa sa mga talatang 46 hanggang 55. The Gospel of Luke, chapter 1, verses 46 to 55. Na ito po ay merong kinalaman mismo sa awit ni Maria, Birhen Maria. Yes. Si Maria na siyang itinuturing na mapalad ng lahat ng saling lahi.
sapagkat siya ang kinasangkapan ng ating Panginoon. So ito po ang sinasabi ng mismong kanyang awit. Sinabi ni Marian, di nadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawaging akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Siya'y nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay, at ang mga mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Tinutulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alaala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Pinagpala tayo ng Panginoon sa paggabasa ng mga salitang ito na merong kinalaman na mismo sa awit ni Maria. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkabasa at pagkarinig sa mga salitang ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kung merong natatangi na kababaihan mula sa napakaraming kababaihan sa buong mundong ito, lalo na nung panahon na yon. Bago isinilang at sa panahon ng pagsilang ng Mesiyas na ipinangako, ay walang iba kundi si Maria, Birhen Maria, na tinawag, yes, taglay niya ang pagiging mapalad. Hindi lamang siya mismo bilang personal, hindi lamang sa kanyang pamilyang pinanggalingan, hindi lamang sa bayan o bansang pinili ng Diyos, kundi ang kanyang taglay na pagiging mapalad ay sinasaklaw ng lahat ng saling lahi. Yes, the entirety of humanity, mga kapatid sa Panginoon. The entire creation. At yan ay isang kakaiba na matatawag natin na pribilehyo at a blessing kay Maria na iyan ay magiging pangkalahatang pribilehyo din at blessing sa buong sangkatauhan, sa buong mundong ito.
Well, ang awit ni Maria ay kapahayagan na mismo ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At gayon din sa kapahayagan ng Diyos na ito upang maganap ang propesiya. Ang sanggol na isisilang na tatawaging Emmanuel nang ibig sabihin ay God with us. Siya na magiging Mesiyas na ang ibig sabihin the anointed one, the expected king from the Davidic lineage at gayon din na siya na inaasahan na leader. Inaasahan na hari nung panahon na iyon. Siya na hinirang. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga itong si Maria ay mapalad. At ang kanyang pagiging mapalad ay kanyang ibinubulalas ang kanyang malalim at malawak matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung paano niya ito ibinulalas mula sa kaibuturan ng kanyang puso, yes, sa kanyang kaluluwa, ay kanyang tunay na sinserong dinadakila pinupuri sinasamba ang Panginoon. Na merong kagalakan mula sa kanyang espiritu sa Diyos, na kanyang kinikilala na tagapagligtas. Well, mga kapatid sa Panginoon, that name Jesus na isinilang, nang ibig sabihin ay tagapagligtas, purihin natin ang Panginoon. Tagapagligtas ng kanyang bayan, tagapagligtas ng buong sangkatauhan na ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang sinasampalatayanan na binubulalas ni Maria, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ay naroon ang kanyang matibay na pagkakilala. Matibay na paninindigan na itong kanyang isisilang ay siyang darating at dumating matagal ng panahon. Na siyang lilingap. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, hindi lamang sa abang kalagayan ni Maria, kundi maging sa abang kalagayan po ng bayang pinili ng Diyos at maging ang abang kalagayan ng bawat isa at gayon din ang buong mundong ito. That's why the Lord Jesus Christ na siyang sinaselebrate natin sa mga panahon na ito would be our Jesus Christ from the past to the current and even to the future. And the time that the Lord Jesus will come again in our midst, mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. And we are so much thankful, grateful before the awesome presence of the Lord Jesus Christ that we are indeed part of this paglingap ng Panginoon sa buong sangkatauhan na ito. At kabahagi tayo ng kasaysayan na ang isang kababaihan na natatangi na pinili ng Diyos upang kasangkapanin at sa pamagitan niya at sa iba pang kanyang kinasangkapan ay mangyayari ang kaganapan ng propesiya.
At yan nga ay nangyari, matagal ng panahon, ilang libo ng taon ng siyang nga nakalipas. Well, bahagi ng kanyang paggilayla sa kanyang pananampalataya sa Panginoon ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang Panginoon. Yes, makapangyarihan sapagkat itong nangyari at karanasan na mismo ni Maria na sa kanyang kalagayan na isang birhen, isang dalaga. Pero siya ay kinasangkapan ng ating Panginoon ayon sa kasaysayang nakalipas. Para sa kanya, ang Diyos ay hindi lamang mapanglingap. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas. Ang Diyos ay hindi lamang iyong nararapat na ating dakilain, walhatiin, sambahin na merong kagalakan mula sa kaibuturan ng ating mga puso, kundi kinikilala niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Iyan naman ang ating paninindigan, that we have a mighty God, powerful God. Meron tayong Diyos na suma sa lahat ng dako, pinakamarunong sa lahat. Wala na tayong iba pang hanapin pa mula sa Kanya. Sapagkat nasa sa Kanyang lahat at suma sa Kanya lahat. Mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. At yan na isa sa mga manifestasyon ng pananampalataya at pagkilala ni Maria sa ating Panginoon na sa kanya mismo ay gumawa ng kamangha-mangha na kanyang plano, ginawa at iyan ay matatawag natin na Mysterium Tremendum. Yes, the tremendous mystery of God in Jesus Christ na nangyari sa buong kasaysayan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya't lahat ng kapahayagan, revelasyon at ginawa ng Panginoon na ito, bunga ng kanyang grasya at gayon din ng kanyang makapangyarihang taglay. Kaya naman ang kanyang mga ginawa ay dakila at gayon din ang mismong pangalan ng ating Panginoon na kinikilala, sinasampalatayanan ay banal. Banal ang kanyang pangalan. Yan ang paninindigan, yan ang pananampalataya ni Maria ayon dito sa kanyang inawit. Gayon din na ang isa sa mga manifestasyon ng kanyang pagkakilala sa kanyang Panginoon ay kinikilala ni Maria na ang Diyos ay mahabagin. Hindi lamang mahabagin, kundi maawain, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. And that we are so much thankful and grateful unto the Lord that Jesus Christ that we have a God manifested in Jesus Christ na kung saan ay merciful. Yes, compassionate. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kaya nga ho ang sinasabi na Maria na kahabagan at awa ng Panginoon na kanyang dinadakila at winawalhati na kinikilala na tagapagligtas, na kinikilala na makapangyarihan, na lumingap, na gumawa ng mga kamanghamanghang mga bagay na dakila at gayon din ang kanyang pangalan ay banal. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, mismo sa awit niya Maria ay kanyang tinukoy ang awa ng Panginoon. Kanino? Sa mga natatakot sa kanya.
sa lahat ng salit-saling lahi. So, ibig sabihin noon, kasama ka, kasama ako, kasama tayong lahat sa buong mundong ito. Well, mga kapatid, sa Diyos, ang awa ng Diyos na ito ay dulot ng kanyang ginintuang pag-ibig. Yes. Dulot ng kanyang, ng kanyang karakter. Ng kanyang grasya mismo na kanyang ipinadadaloy sa buong sangkatauhan at sa buong mundo so that all people in this world, yes, especially in this time of celebrating the Advent season and the Christmastide season as we prepare ourselves for the coming in of a new year 2023. So that all people in this world should come unto the presence of the Lord to open our hearts, our minds, and our total existence, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, so that message, the Spirit of the incarnating presence of God in Jesus Christ could indeed be manifested to each one of us. So that we can appreciate it. We can indeed understand it and we can indeed embrace it and put it into practice and even to share it with a glowing sense of joyfulness and faith in the Lord that Jesus Christ. Kaya nga po, even in the book of Psalms, di ba sinasabi doon na maliwanag na sinasabi that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We need to fear the Lord. Yes. We need to have that kind of connectivity with the Lord that Jesus Christ kung nais natin na magpatuloy na ang celebration ng Advent at Christmas ay nangyayari in our everyday life and undertaking. Whatever situation na ating pong hinaharap at nararanasan sa araw-araw. Well, mga kapatid sa Diyos, we join Maria sa kanyang declaration ang awa ng Panginoon sa mga natatakot sa Kanya at sa lahat ng salit-saling lahi. Sana nga ho, lahat ng tao sa buong mundong ito ay merong ganyang puso, merong ganyang isipan, merong ganyang buhay na may takot sa Diyos. Sapagkat kung merong takot sa Diyos, ay meron din takot na kung saan ay gumawa ng kasamaan. Well, meron takot na kung saan ay bago niya gawin ang anumang bagay na makasasama o kaya'y mahuhulog tayo sa kumunoy ng kasamaan ay dahil sa ating takot sa Diyos na nagmamanipes sa bawat isa atin na kapag-iisip tayo. Yes, nakapagninilay tayo at gayon din na nakapag-decide tayo ng tama, nakapag-iisip tayo ng tama, nakagagawa tayo ng tama at gayon din ang mga ginagawa natin ay tama at tumatama. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sapagkat we have a living God in Jesus Christ na dumadaloy ang pag-ibig at gayon din ang katotohanan na kanyang ipinapalasap sa bawat isa sa atin. Well, isa pa na kabahagi ng manifestation ng pananampalataya ni Maria. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kinikilala niya ng Panginoon ay nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Yes, pinagwatak-watak niya ang mga palalo, ang mga haka ng kanilang puso.
Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, well, naniniwala tayo that God is love. Yes, that God is merciful, God is compassionate. Pero meron din pagkakataon na kung saan ang Panginoon natin nagagalit. Yes. May mga pagkakataon na kung saan ay kung kinakailangan ang Panginoon natin ay pagsabihan tayo, kung kinakailangan ang Panginoon ay tayo po ay i-correct, kung kinakailangan ang Panginoon ay tayo po ay paluin gagawin niya. Yes. Kanya din ipinapakita ang lakas ng kanyang bisig. Ibig sabihin nun, siya ang Diyos ng kaayusan. Yes. Siya ang Diyos na kung saan ay hindi niya kinokonsente ang kamalian. Kundi siya ang nais niya ay iyong kabutihan. Yes, nais niya na tayo po ay mapabuti. Well, maraming nakatala sa Old Testament at gayon din sa New Testament na kung saan maging ang Diyos ay nagalit din. Yes. Na kung saan ito, mga kapatid, sa Diyos, ang ibig sabihin ay kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang anihin. Kung nagtanim siya ng kakasamaan, masama din ang kanyang anihin. Kung siya ay naging palalo sa daigdig na ito, kung yan ang kanyang itinanim, yan din ang kanyang anihin. Ngunit kung ang taon, lalo na ang mga mananampalataya may takot sa ating Panginoon ay patuloy na nagtatanim ng kabutihan. Mula sa kabutihan ng Diyos, ang kanya ring aanihin ay mabubuting mga bagay. Yes, mga dakilang bagay, mga kamangha-mangha, na mga bagay na mula sa ating Panginoong Diyos. Well, tingnan ninyo ang nangyayari sa buong mundong ito. Yes, mga gera, kung ano-ano na patuloy ang katigasan ng ulo ng tao, ay hindi nawawala yung mga kwan eh. Yung mga nangyayari, mga katiwalian, mga korupsyon, mga illegal drugs, illegal loggings, yes, hindi nawawala yung problema ng mga insurgency, hindi nawawala kung ano-ano mang nangyayari sa buong mundo, mga digmaan na yan at mga kalamidad, yes, mga nangyayari na bunga ng katigasan ng ulo, yung kawalan ng responsable, problema natin ngayon, climate change, yes. Napakaraming problema sa panahon na ito, hindi lamang sa nakalipas, well, expectedly, maging sa mga darating pang panahon habang papalapit na papalapit ang kalubusan ng Pasko na mangyayari kapag muling dumatalang ating Panginoon sa Kristo sa panahon ng last days, sa bagay na sa panahon na tayo ng last days at sa panahon ng kaganapan na yon, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos na kung saan. Yes, mas lalang ipapakita ng Panginoon ang kanyang malakas na bisig upang sa ganun gawin niya kung ano mabuti. And by the time, mga karay doon sa Panginoon Diyos, well, no more na kung saan pakiusap kay Lord. Yes, wala na yung kung saan ay sabihin pa, nagbigyan mo naman ako ng isang pagkakataon pa, ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon. Kundi maaaring sasabihin ni Lord ay binigyan na kita ng sangkatutak na pagkakataon upang ikaw ay magbago. Pero nanatili kang matigas ang iyong ulo, nanatili kang rebelde sa akin, nanatili ka na kung saan ay sarili mo ang iyong sinusunod. Sariling lakas ng iyong bisig ang iyong sinusunod. Sa halip na ang pinagugutan mo ng lakas ay mula sa aking kalakasan sa pamamagitan ng aking bisig. Well, mga kapatid sa Diyos, ang tao sa mundong ito ay limitado ang kanyang kakayanan.
Limitado ang kanyang kapangyarihan ay merong katapusan niya. Limitado ang wisdom at gayon din ang knowledge at gayon din ang kanyang magagawa na ways and means kung paano matutugunan lahat ng kanyang pinagdadaanan sa buhay at mga pangailangan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we need the strength from the Lord that Jesus Christ na ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. We need the unlimited wisdom and knowledge and ways and means of the Lord that Jesus Christ. And we need our Lord and Savior, our merciful and compassionate God, our mighty God. Yes, our Counselor, Wonderful Counselor. At gayon din, siya bilang Prince of Peace natin. Siya na kung saan ang kanyang pamahala ay hindi magtatapos, mga kapatid sa Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, dito sa affirmation ng pananampalataya ni Maria, ay kanyang kinikilala na ang Panginoon ang siyang katugunan sa bawat klase ng kagutuman sa mundong ito. Spiritually and even materially, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga doon sa verse 53, mismo ang sinasabi dito, mula sa awit ni Maria, ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay. At ang mayayaman ay pinalis niya na walang dalang anuman. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, well, sa mundong ito ay talaga naman maraming klase ng mga kagutuman. Gutom tayo sa pagkain, mga iba gutom sa kapangyarihan, ang mga iba ay gutom sa anumang klase ng pleasures ng mundong ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, binabanggit nga dito sa affirmation ng awit mismo ng pananampalataya ni Maria na parabagang sinasabi sa atin na hindi ho ang makapagliligtas ay ang kayamanan. Hindi ho ang makapagliligtas ang merong sangkatutak na ari-arian sa buhay ng tao. Hindi ang mga iyan ang siyang makapagpapasaya, bagaman nakapagbibigay din ng kasiyahan pansamantala. Pero ang nakapagbibigay ng patuloy na kabusugang spiritual and even peace and contentment and joy ay walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang kapilas natin sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwin. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, maring ito ay tinatanong din tayo kung gaano tayo kadalas na kung saan ay nagugutom sa presensya ng Panginoon. Kung tayo ay nagugutom sa mga salita ng ating Panginoon, kung tayo ay nagugutom sa mga espiritual na mga bagay na makapagpapatatag, makapagpapalagos sa atin, makapagpapatibay sa atin sa araw-araw. Well, mga kapatid sa Panginoon, isa pa na kung saan ipanindigan ni Maria sa kanyang awit bilang pagsampalataya sa kanyang Panginoon, ay ang kanyang pagkilala na ang Panginoon ay matulungin. Ang kanyang declaration sa verse 54, tinutulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alaala sa kanyang kahabagan. In 55, tulad ng sinabi niya sa kanyang ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung merong higit na nakatutulong panghabang panahon sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yes, panahon ng karamdaman,
nagsisilbi siyang Jehovah Jireh, ang ating dakilang tagapagpagaling. Kung meron tayong mga pangailangan sa buhay natin sa araw-araw, nagsisilbi siya na great na provider natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Yes, Jehovah Jireh, dagayin din Jehovah Rapha, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kung kailangan natin ang tagasubaybay, nag-iingat sa atin, yes, He will always be our greatest shepherd. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, wala na tayong hanapin pa sapagkat kompleto ang ibinibigay ng Panginoon sa atin na iba-ibang klase ng pagtulong sa atin sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwin. Yes, kung mas lalo tayo na lumalapit at nagkakaugnay sa ating Panginoon ay mas lalo natin mararanasan kung gaano kabuti ang ating Panginoon, kung gaano tayo kamahal, kung gaano tayo pinagmamalasakitan at tinutulungan sa araw-araw. Well, mga kapatid sa Diyos, sa pangwakas nating pagtalakay dito, well, si Maria, mga kapatid sa Diyos, kung wariin natin ang bawat sinasabi niya at maging yung sinundan ng mga sitas ng passage natin mismo. Well, Mary totally submitted herself kanino? Sa Diyos. At gayon din sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, at gayon din na kung saan ay lubos niyang pinagkatiwalaan ang mensahe ng Diyos sa kanya, kung kanya, kanyang taus-puso na tinanggap ang hamon upang siya ay kasangkapanin ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu at gayon siya ay maisilang ang Mesiyas na si Jesucristo. Kaya nga ho, ang karangalan na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya at gayon din ang mga mararanasan niya o naranasan niyang mga panunumbat sa panahon na iyon bilang siya na magsisilbing ina ng Holy Child, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Inarap niya lahat ng mga iyon sapagkat lubos na ipinagkatiwala niya lahat sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos, sa plano ng Diyos, pinagkatiwala niya pati na ang mensahe ng Panginoon ay kanyang tinanggap at ang kanyang willingness upang sa ganun ay pakasangkapan sa ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid sa Diyos, ito po ay napakahamon na mensahe sa bawat isa atin, lalong-lalo na ang mga young women in the church, young women in the society, and even in the global world, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, to really follow the example of Mary. Yes, sa anong mga larangan, sa kanyang taglay na pananampalataya, sa kanyang taglay na kadalisayan, sa kanyang taglay na kalinisang puri, at gayon din sa kanyang taglay na pag-ibig sa Diyos, at gayon din sa kanyang taglay na pananampalataya sa salita ng ating Panginoon, at gayon din ang kanyang so much willingness to obey the Holy Spirit. Yan ay napakahalaga, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, doon mismo, kung babalikan natin yung kanyang sinabi sa verse 47, "And my spirit hath rejoiced in God my Savior." Di na dakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Dito lamang sa linya ng kanyang mga sinabi, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, kinikilala ni Maria. Well, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, na mismo siya, kailangan niya ang pagliligtas ni Lord. Yes, dito ay manifestasyon din
na bagaman taglay niya ang kadalisayan at gayon din ang kalinisan puri at gayon din ang pag-ibig sa Diyos at gayon din ang kanyang pananampalataya at ng kanyang willingness to obey the Holy Spirit. Pero kailangan din niya ang kaligtasan. Kailangan din niya ang Savior. Kailangan din niya ang Panginoon ng kanyang buhay. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, nawa ay tularan natin itong si Maria. Hindi lamang sa kanya napakahalagang papel at kontribusyon sa kasaysayan ng ating pag-alaala, celebration ng Kapaskuhan, kundi higit sa lahat sa bawat mensahe, sa bawat hamon na kanyang ipinamalas. Mula sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon na siya ay tunay nga naman na kinasangkapan ng Diyos. Pinagpala siya ng Panginoon. Yes, bilang kinasangkapan niya mismo, hindi lamang sa kanyang sarili, hindi lamang sa pamilya kanyang kinabilang, hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa lahat ng salit-saling lahi. Gandito lamang tayo, mga karayadon sa Panginoon, at aming Ama at aming Diyos, maraming salamat. Patuloy mo kami na pagpalain at patuloy, Panginoon, ng mga mensaheng ito ay may kintal sa aming mga puso at isipan upang kami, Panginoon Diyos, magpatuloy na lagi pong nakaangkla sa iyo. Gayon din sa iyong mga salita. At gayon din na kami po ay kasangkapanin ninyo sa anumang pagkakataon at sa anumang konteksto ng ministeryo at misyon at iba pang mga gaway na uukol na kapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan at gayon din na nakapag-i-empower sa mga tao upang mailapit sa iyong paanan. Sa tanging pangalan, Jesus, yan pong aming panalangin. Lahari magsabi ng amen at amen sa Panginoon at ngayon ay ating pong likumin ng ating mga yes offering. At yan ay ating pong italaga sa ating Panginoong Diyos. At ang mga kaloob na yan ay ibigay po natin sa church na kung saan ay tayo po ay kaanib mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Mas mapalad ang nagbibigay kaysa iyong at tumatanggap. Di po ba, mga kapatid sa Panginoon? Kung natapos niya na po ay sabayin niyo ako na itaas yan at ipanalangin sa Panginoon, aming Ama at aming Diyos, sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang mga kaloob na ito na sa iyo din, Panginoon, nang galing. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo, O Diyos, sa paglalaanan nito. Pagpalain mo lahat po ng churches, anumang denomination at gayon din ng mga manggagawa at maging ang mga iba't ibang mga ministeryo at misyon na ginagampanan. Pati na po, o aming Ama at aming Diyos, ang mga pananampalatay at espiritual na pamumuhay ng bawat isa, patuloy po na patatagin at palawin at gayon din ang kabuhayan nang bawat isa, Panginoon, ay patuloy po ninyo na pasaganain ng mas lalo na makatulong sa gawain ng iyong iglesia. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ito po ang aming panalangin. At pagtatalaga ng mga kaloob na ito, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ngayon ay awitin po natin ng panghuling awit po natin na tayo po ay darako sa ating pastoral prayer at kung meron po kayong dapat na ipagpasalamat. Yes, panahon ng pagtatalaga ng mga buhay, kung meron man kayong mga problema, mga alalahanin sa buhay na ito, why don't you come to the awesome presence of the Lord Jesus Christ upang dalhin ang lahat ng mga ito. Purihin po natin ang Panginoon at awitin po natin ng isa sa mga awitin ng Hillsong, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at tayo po ay magsilapit sa ating Panginoon.
Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Gayon na lamang, O aming Ama at aming Panginoon, ang aming mataos pusong sama-samang pagpapasalamat. Sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinagalob sa amin sa hapong ito, hindi lamang Panginoon ang gawain na ito, kundi lahat po ng naging gawain ng lahat ng mga churches, anumang denominasyon na nagkaroon ng pananambahan mismo sa araw na ito sa iba't ibang dako sa buong mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang naglaan ng panahon sa pananambahan. Salamat po sa lahat po ng mga lingkod mo na inyong kinasangkapan sa pamamahayag ng Ebanghelyo. Salamat, Panginoon Diyos, sa panibagong challenge sa amin sa panahon ng Adbyento at gayon din sa aming paghahanda sa iyong kapanganakan maging sa paparating na bagong taon 2023. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa buong linggong nagdaan. Naranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ng iyong pagliligtas. Gayon din, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga pangailangan. Nung kami, Panginoon, ay nanghina, pinalakas mo kami. Nung kami, Panginoon, Diyos, ay nagkaroon ng karamdaman, pinagaling mo kami.
panahon, Panginoon, na kami nawawala ng pag-asa, binibigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Tunay, Panginoon, na maasahan ka namin. Ikaw na makapangyarihan, Diyos, nararapat na dinadakila, winawalhati mula sa kaibuturan ng aming mga puso at espiritu at kaluluwa. Ikaw na siyang pinakamanga pangyarihan sa lahat. Ikaw na lumilingap sa amin. Ikaw, Panginoon, na tumutulong sa amin. Ikaw, Panginoon, Diyos, na bumubusog sa amin. Ikaw, Panginoon, na nakatitiyak kami sa bawat katugunan kailangan namin sa araw-araw. Salamat po, Diyos, sa lahat po ng mga answered prayer requests sa buong nakalipas na buong linggo ito. Salamat po sa lahat po ng inyong mga pinagaling. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong mga pinalakas. Salamat po, Panginoon, Diyos, sa patuloy na empowerment mo sa bawat isamin sa pamagitan ng iyong mga salita. Sa pamagitan, Panginoon, ng aming sama-sama na pagpapalakasan, panalanginan, kumustahan at patuloy, Panginoon, kung saan ay kami ay kinakasangkapan ninyo sa iba't ibang klase ng paglilingkod at ministeryo. O aming Ama at aming Diyos, sa inyo ay aming pinagkakatiwala sa lahat po ng merong mga pinagdadaanan ng kabigatan. Tulungan mo sila, Panginoon. Sa lahat po na nakakaranas ng kagulumihanan, tulungan mo sila, Panginoon. At sa lahat po, O Diyos, na merong taglay na karamdaman, tulungan mo sila, Panginoon. Nang sila ay gumaling, O Diyos, ma-restore sila, makarecover sila. At kayo din mapanumbalik, Panginoon, ang kanilang maibayo, malakas, maayos, nakalagay ang kalusugan at pangatawan, na matugunan ng Panginoon ang kanilang mga pangailangan po sa araw-araw, O Diyos. Sa inyo pinagkakatiwala po namin lahat po ng kahilingan namin, gayon din mga problema at gayon din ang lahat po ng aming mga lamentasyon sa buhay na ito. Sa pagkatumasa kami, Panginoon, naniniwala na you can do something beautiful sa body sa amin. You can do even such extraordinary na pagtugon mo sa amin, Panginoon Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, maraming maraming salamat din po sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito. Katulad po ng kapatid na Dico ni Cynthia, Espiritu Rigor, dyan sa Banang General Tino Nueva Ecija. Gayon din ang kapatid na Pastor Emmanuel Bernabe dyan sa bandang Dilasanga Aurora, Biscuit Tangonan, ng Quezon City, J.R. Beltran Tangonan, ng Mongkada Tarlac, at gayon din ang kapatid na Maribig Tangonan ng Quezon City, Pastor Pinera Roda ng Nueva Ecija, at gayon din ang Benamin Tangonan na nasa heaven na, Jordan Absalon ng San Mateo Isabel, at gayon din ng Gospel United Methodist Church, Porak, Palat Porak ng Porak, Pampanga, at gayon din ng kapatid na Evelyn Gabine Balot ng Victoria Tarlac, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas ng Hilltop, dyan sa Bandang Peniranda, Nueva Ecija, at gayon din ang kapatid na Jocelyn Helen Sisio. At sa lahat pa ng my birthdays, san man sila sa iba't ibang dako ng buong mundong ito. Gayon din, Panginoon, ang lahat po ng mga sanggol sinilang sa araw na ito, pagpalain niyo lahat po, Panginoon, ang mga kapatid na ito, pati ng mga wedding anniversary, church anniversary. Pagpalain mo, Diyos, at patibayin at lalo, Panginoon, na maging kawili-wili ang buhay ng bawat isa sa iyong presensya. Marami po po na daratal na mga kaarawan sa buhay sa bawat isa sa kanila, Panginoon, na inyong pinagtatagumpay, pinagpapala, iniingatan, pinoprotektahan. Yes, Lord Jesus, may you continue also to bless the whole Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, ang kabuuan dito, bawat mamaya mga leaders at gayon din sa larangan po ng pribada at gayon din po, Panginoon, sa iba-ibang mga bansa, kasama na, Panginoon, mga overseas Filipino workers na mga kababayan namin ang ipag-ingat, pag-iligtas at gayon din na ang mga nangyayari, Panginoon, lalo na po ang sa pagitan po ng Ukraine at Russia, matigil na, Panginoon, ang digmaan na ito. At mag-usap ng sagayon ay magkaroon po ng mapayapa, deredusyon, patapos na itong digmaan na ito na wala nang may dudulot na maganda. Yes, Lord Jesus, i-bless mo ang buong mundong ito. Na, Panginoon, ay maituon sa bawat isipan,
sa bawat puso ang bawat mensahe at hamon ng Advent season at gayon din ng Christmas season na ito. Binabalik po namin sa lahat ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon, tanggapin natin ang mairugin na pagmamahal ng Diyos Ama sa bawat isa atin. Gayon din ang pagliligtas niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ang patuloy na pakikipisan, tanglaw ng Banal na Espiritu, sinawang maghari, suma atin. Mula ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at lahat po ng may kaarawan ay batiin naman natin sila sa pamagitan ng awit, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos sa manalubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday sa araw na ito. Gayun din mga sambalisingin na sa araw na ito. Pulihin natin ang pangitsa naman natin kalang mga pamilyang kinabibilangan. Pulihin natin ang Panginoon. Yes, kumusta kayo mga kapatid sa ating Panginoon? Sa inyong kinararaonan, kumusta bang buong maghapon? Sa mga pananambahan, kumusta ang pamilya? Kumusta mga pinagkakabalahan nyo sa araw-araw? Maraming salamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa pag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong pagpapaabot ng mga comments, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Wide on a Ministry katulad po nito sa iba, voluntarily.
Yes, ang Ride On Ministry patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, the action, and of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Yes, meron ba tayong mga prayer requests sa pagkakataon na ito? Yes. Mula, yes, ang kapatid na Reverend Dante Bambam ng Marvelous Faith Methodist Church, Calamba City, yes, Laguna, na kung saan ay meron po siyang karamdaman sa kanyang bandang likuran. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo ang kamanggagawang Pastor Rodante Dante Bamba sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na pananakit sa kanyang likuran. Ano man, O Diyos, ang pinag-uugatan dito, in the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray in intercede. Upang sa ganun, Panginoon, ang kapatid na Pastor Dante ay makararanas ng lubos na kagalingan mula sa inyo, Panginoon, and that we claim and we declare, O Lord Jesus Christ, and even to bless his ministry, his family, his leadership as a pastor, and the congregation, Panginoon, na kanyang pinapangunahan, O Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, upang sa ganon ay maging taglay niya ang good health and wellness. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin sa aming kamagagawang Reverend Rodante Bamba. In Jesus' name, purihin ang Panginoong Diyos. At gayon din sa pagkakataon na ito ay ating pong pinapaabot ang ating pakikisang damdamin. Yes, buong pamilya ng mga Gomez sa pagpalo, pagpanaw po ng yes, aming dating professor sa Union Theological Seminary Philippines, Dasmariñas City, Cavite, ang Reverend Dr. Bishop Hilario Gomez ng United Church of Christ in the Philippines. Meron paabot na mensahe na kung saan ay hello, good morning, batchmates, I received this news just now from my sister who works as chief accountant of the UCP National Office, Bishop Hilario Gomez, PhD, our professor in Church History 1 and 2, Asian Religions, Church Polity, and so on and so forth. Yes, pass away, yes, this morning, yung isang araw. His remains lies at Tubod, in Lanao del Sur. May he rest in peace with our Lord Jesus Christ. May he rest in peace with our Lord Jesus Christ. Ito pa'y paabot na mensahe mula sa classmate namin sa seminary, Reverend Jemuel Pederis. Lord Jesus, we come unto your presence to pray for the whole bereaved family of glorified Reverend Dr. Bishop Hilario Gomez. May you continue to bless them all, O Lord Jesus Christ, through your embracing love that will indeed provide them comfort, the strength, the hope, and even the blessing they need in this time of the passing away of their beloved. Yes, Lord Jesus Christ, thank you so much sa naging buhay ng Reverend Dr. Bishop Hilario Gomez, sa kanyang ipinaglingkod sa lipunan, gayon din sa seminaryo, at gayon din sa church, at gayon din sa ecumenical, at gayon din sa iba pang mga larangan, Panginoon. Buhay at paglilingkod na kailanman na hindi po makalimutan, kundi nagpapatuloy na nagpapaabot ng inspiration at lakas. Yes, Lord Jesus, unto you we entrust the body, soul, and spirit of Reverend Dr. Bishop Hilario Gomez. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Gayon din, yes, sino to? Si, ang anak ng ating Reverend Gregorio Sonio ng Sablayan Occidental Mindoro. Ang kanyang anak ay merong sakit, may lagnat itong si Thirdy. Yes, sa inyo namin nilalapit, Panginoon, ang si Thirdy at sa kanyang nararanasan, Panginoon, na lagnat. Ay maibsan ang batang ito, Panginoon. Gumaling siya, Panginoon, sa kanyang lagnat. Inyo pong tanggalin sa kanyang katawan, Panginoon, kung saan man nag-uugat itong lagnat, meron siya. Yes, we claim and we declare, O Lord Jesus Christ, to bless 30 with good health and wellness, complete healing and recovery. And even to bless the whole family of Sonia, and the ministry and academic ministry of Reverend Gregorio Sonio. Palain mo, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Sonio. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yan, shout out kay Reverend Gregorio Sonio at gayon din kay Reverend Nelson Sonio and family, Reverend Joel Sonio and family, at gayon din ang Batong Buhay Methodist Church. Yan, sa Batang Barangay, Batong Buhay ng Sablayan, Occidental Mindoro, at gayon din ang ating kongregasyon doon sa Bandang Magsaysay, Occidental Mindoro, ang Liberty Methodist Church. Purihin po natin ang ating Panginoon, yes, hallelujah. At gayon din, shout out sa buong Metropolitan Calabarzon Methodist Leader Conference, na kung saan ay nagkaroon po ng Christmas Church Celebration at gayon yung 11th founding anniversary ng ang Iglesia Methodista sa Pilipinas, na dinaos kahapon mula umaga hanggang hapon dyan sa Batang Church Ferry Highway at Christian Values along Ginaldo Highway ng Sito Bacoor, Cavite. Yes, palapakan natin. Purihin natin na Panginoon sa pangunguna po ng kanilang Regional Bishop Joey Lapitan at gayon din ang kanyang buong pamilya at ang kanilang mga District Superintendent and Supervising Elders dyan sa Metropolitan District, ang DSE Reverend Timothy Tim Palmihan at family, at gayon din ang DSE ng Cavite Batangas District, Reverend DSE Reverend Paul De La Cruz. Yes, ang family, at gayon din ang DSE ng Rizal Laguna Quezon District. Yes, ang DSE Bishop Joe Vicente. Yes, shout out sa kanyang buong pamilya at gayon din sa lahat po ng mga workers na gumalaw at gayon din ang mga laiko. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat din po sa kaloob ng Deputy Calabarzon Medical Conference at gayon din kay Regional Bishop Joey Lapitan at gayon din ang workers ng Mega Church. Maraming salamat po sa inyong kaloob sa pangunguna po ng ating Reverend Attorney Ramoncito Mon Mison. Yan, salamat po ng mga members yan. Pwede natin pa gayon din ang Church Betty Highway. Hallelujah! At gayon din ang ating Dignis Elisa Hadomeo Gansit. Maraming salamat po, God bless the whole family. At gayon din maraming salamat po sa mga kabakungan sisters. Hallelujah! Tita Perla, at gayon din Tita Esther, at gayon din Tita Gloria, at salamat po dyan. Sa Banang Relationship, maraming salamat po sa inyong kaloob, at gayon din ang Marvelous Faith Methodist Church and members. Salamat din po sa inyong kaloob, at gayon din kay Sister Celia Lapuente. Puri na po, maraming salamat po. At gayon din si Reverend Jaime Amelita Celestra. Yes, sa kanilang kaloob na talaga naman na ganyang kahaba na isda at ganyang kakapal po. Maraming salamat po. Alam niyo ba lang, inuwi ko dyan ay kung nakikinig naman kapatid Amelita at Pastor James ay tatlong oras ko na kinaliskisan niyan. Tatlong oras kasama yung pagputol, yung mga matitigas na mga palikpik at gayon din na naman ang pagputol.
Puri ng Panginoon hanggang sa nakatatlong oras kayo sa paghiwa. Purihin natin ang Panginoon at purihin natin ang Diyos na kung saan ay nagkasya naman sa present. Hallelujah! At gayon din naman balitay sa maraming maraming salapatulipan na pagparaybay. Gayon din ang mga kapastoran dyan at mga mission churches niyan. Shout out, maraming salamat. At gayon din po ang sino ba yan, Pastor? Yung mga pastor sa nagsabi ko. Yan nagbigay po ng Biko, yes, na meron nyo. Mula dyan sa Banda Diary, Binangon ng Rizal. Talimailan, yes, Pastor Cardenas family. Ay, ba yan? Mga pastor, pwede na Panginoon. Yes, Cardenas family mula sa Church of the Highway. Pwede na Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Gayun din shout out muli sa mga Santos family, kapatid na Joy, at gayun din ang Tabayo family, yes, kapatid na Lisa, at gayon din ang asaw si Willie, at gayon din ang iyong anak na si Guillaume. Maraming maraming salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, ngayon ay ating natunghayan ang mga comments na inyo pong pinarating sa Rydon na ministry. Purihin ang Panginoon. How are you, my dear? Kapatid na Pastor Pablito Polyantes ng Binangon Rizal, God bless the whole family. Yes, Merry Christmas sa iyo, kapatid. Good PM po, Pastor. Maraming maraming salamat. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Pagpalain ka ang Panginoon, patuloy kang pagkalooban ng Diyos ng complete healing recovery. Yes, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Let's extend the regards to the whole family. At gayun din, kumusta kayo dyan sa bandang Maria Aurora? Yes, kapatid na Diyos, si Rose, si Evangelista Saliben. God bless the whole family. Purihin ang Panginoon. Good afternoon, God bless us all po. Maraming maraming salamat. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Wala mo po ng puso. Mukha na ito, gayun din na panalangin. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang ating payan at yes, mula sa ating kapatid na Manang Makarya Karitero Raon dyan sa bandang barangay Tondol ng Anda, Pangasinan. Yes, God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Good PM, Bishop Lito, Ma'am Jean, blessed, happy Sunday. Thank you very much. Gayun po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa Rydon Ministry. Yes, hallelujah. Welcome sa pagmamahal ni Lord. God bless us all. Praise God in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Wala po po ng mga panalay-panalay. Gayun din ang mga puso-puso. Yes, how are you, my dear? Yes, Norley Magat dyan sa bandang Nabalichas. Ng Quezon City, Batabalila, God bless the whole family. Merry Christmas in La Jan. Ang kanyang comment ay, good PM po, Pastor and Ate Jean. Thank you very much. Gayun din po sa inyo, La Jan. Kumusta kayo dyan sa Batang Ilagan City, sa Bela, Cagayan Valley? Yes, Betty Jane, Usali, Versosa, and the whole family. God bless you all. Hallelujah. Ang kanyang comment, blessed Sunday po, Bishop, at sa lahat ng karayadun sa Panginoon. Amen at amen sa Panginoon. Bishop, praise and thank God, magaling na si Gia. Yes. Hallelujah, we praise you and we thank the Lord that Jesus Christ, pinagaling mo si Gia. Hallelujah, God bless us all. Puri ng Panginoon at shout out. Yes, kapatid ni Gia, puri ng Panginoon. Maraming salamat sa pagbanti at gayon din. Kumusta kayo dyan sa Batang Hermosa, Bataan? Kapatid ni Maricel Gadi Tantenko, God bless the whole family. Yes, Merry Christmas sa inyo na dyan ang kanyang comment. Good afternoon po, Bishop. Medyo matagal na nawala. Yes, na-miss ko po kayo. Yes, thank you very much. Miss you also. And good afternoon. Thank you, Lord, sa buhay ni Bishop. Praise God. Pinabi niyo po ng panalangin, kahit din ang puso-puso. Yes, hallelujah. Puri ang Panginoon. Kamusta, kapatid na Jaconesa Elisa Adormeo Gansit, dyan sa bandang Genetria City, Cavite. At gayon din ang imahal na asawa, Reverend Bonifacio Gansit, yes, ng Concho. Siya Delila Village, Medis Church, sa bandang Atlesa Martires City, Cavite. God bless the whole family. And your blessings, hallelujah, blessed Sunday po, Bishop Lito. Thank you very much. Likewise, whenever you're ng puso-puso at gayon din ang panalangin, thank you very much sa kahapon, sa iyong leadership sa programa natin. Purihin natin ang Panginoon. Yes, how are you, my dear? Yes, Reverend Doctor, Professor, yes,
Mario C. Esteban ng Kabanatuan na Sidian, Webegia. Yes, God bless the whole family. And ang bilis ng academic court, puri ng Panginoon kanyang comment. Amen. Hallelujah. Merry Christmas sa iyo, kapatid ni Reverend Dr. Mario Z. Stemmen. At gayon din, how are you, my dear? Yes, Reverend Abbott Belies and Don Chan sa batang Alahala Methodist Church. Purihin ang Panginoon. Gayon din ang God's Heart Mission Methodist Church. Alahala Rizal. God bless the whole family. At ang comment, praise God for the message, Bishop. Welcome and to God be the glory. At gayon din, yes, Merry Christmas sa iyo, Pastor. At purihin ang Panginoon, please extend my regards to the family. At gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang kalagitna ng Laguna Divay, ang Talim Island being our result. Kapatid Amelita Celestra, at gayon din ang Pastor James Celestra. Purihin ang Panginoon, God bless the whole family. And yun din sa gayon din mga mission churches dyan, at gayon din mga kanib din, mga kasama, mga project, mga pagigising ng mga workers. Hallelujah. Yes, ang kanyang comment na late po ako, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita B, at God bless you more than us all. Okay lang po, maraming maraming salamat. God bless you dyan at gayon din. Whenever you po ng mga panalangin, yes. Puso-puso mo ka ng tao na kung saan ay merong tatlong puso. At gayon din mo ka ng tao na kung saan ay meron pong, yes, stars. Dalawang puso sa mukha, tatlong puso at gayon din ng yes, mga iba-ibang klase ng mga puso, talbos sa balunggay, stars, peace, at gayon din ang bulaklak ng gumamela. Purihin ang Panginoon at gayon din ang bulaklak ng raos. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Merry Christmas sa inyo dyan. At muli, maraming maraming salamat sa napakahabang isda at makapal na isda. Purihin ang Panginoon. Gayon din ang mga maliliit na isda. Hallelujah. Nakalog ninyo. At gayon din kayo ng emoji na panalangin, mayroong apat na stars at sa ribbon, mayroong kasunod na blessing. At gayon din kayo ng emoji ng blessings at gayon din ng emoji ng puso, mayroong lamang stars at amen. Hallelujah. At gayon din kayo ng emoji ng bless na bless. Hallelujah. At gayon din ng isang mangkok na punong-puno ng iba-ibang klase ng mga prutas. At gayon din mayroong puso na bako. Gayon din mayroong kasunod na love you all. Thank you very much. Hallelujah. Likewise. At gayon din kanyang emoji ng blessings. At gayon din po, malakpak daw tayo. Hallelujah. At gayon din kanyang added comment. Good afternoon po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Bim. Thank you very much. Likewise, with every po ng mga panalangin. Hallelujah. At patuloy po kayo ng pagkalooban ng Panginoon ng maraming mga isda. Yes. Patuloy na kayo ng pagkalooban ng Panginoon sa inyong mga panginan sa araw-araw. Hallelujah. How are you, my dear? Lagi nakangiti, kapatid na Hilda Minay. Kumusta ang buong pamilya? God bless the whole family. Yes, Merry Christmas. Ang kanyang comment ay emoji ng buhat-buhat niya na malaking puso. Dumadala yung mga puso patas. Hallelujah. Thank you very much. Gayon din added comment mo na sa kapatid na Melita Celestra, Bishop. Opo, nice ko lang pong magpasalamat sa Diyos noong magbiyahe kami noon pang Sabado. Kami po ay iningatan niya simula po dito sa Talim Island binang Rizal hanggang Bacoor, Cavite. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa Diyos sa pag-iingat po ninyo sa aming lahat. Amen. Kaya medyo po ng mga panalangin at gayon din ang stars at gayon din ang mga puso. Hallelujah. Adit ko na po sa kapatid na Hilda Minay. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. God bless po, Bishop. Thank you very much. Likewise. At gayon din ang kanyang emoji na hawak-hawak yan, dalawang pusa. At gayon din na dumadalo yung puso patas. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Set, bakit umitim ka dito? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang ating comment ang ating kapatid na Melita Celestra. Maraming salamat din po sa mga blessings na tanggap namin na Bishop dito. Hallelujah. Praise the Lord. Kahit ako po ay hindi nakasakdok ng pera, napasaya po naman kami ngayon po. Pasko, hallelujah, puri ng Panginoon. At gayon din ang mga stars at mga stars dito, puri natin ang Panginoon Diyos. Hindi ko napanood yan dahil pagkatapos po nang ko, na umalis po ako dahil meron akong party sa senior citizen na Christmas cheers din. At shout out din sa senior citizen na kung saan may advice
yun ang kanyang Christmas cheers. Purihin ng Panginoon Diyos. At gayon din ang added comment mula sa kapatid Melita Celestina. Yes, talaga naman na dumadagundong ang kanyang tawa. Sa mahabang isda at gayon din na napakakapal na isda. Purihin natin ang at gayon din ang mga maliwit na isda. Purihin ng Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. Asawa ni Pastor Pablito Ligutan ng may dala ng pinipig na mainyog po. Yes, shout out Pastor Pablito Ligutan. Maraming maraming salamat sa napakasarap na pinipig na mayroong niyog. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Yes, ilang taon na ba akong dinakakain ng pinipig? Matagal na rin, yes, sa probinsya meron. Hallelujah. At si Pilar Ligutan, yes, shout out sa iyo kapatid na Pilar Ligutan, buong pamilya Gagas, yes, ang buong pamilya, yes, Ligutan, at gayon din ang iyong ministry dyan. Hallelujah, binibigyan po ng mga stars at gayon ng mga puso at gayon din ang kanyang ating comment. Amen, hallelujah, binibigyan po ng panalangin, hallelujah, praise the Lord. Well, maraming maraming salamat po sa mga comments na ito at gayon din sa mga iba pa na kung saan ay kabahagi sa ating gawain. Hallelujah at praise the Lord. Salamat po sa inyong presence. At gayon din sa mga iba na kung saan manood pa pagkatapos po ng live streaming na ito. Sa mga kayo naroon, ipagpalain kayo ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din po, shout out sa lahat po ng mga nakarulingan namin mula noong November, December 4 hanggang noong isang araw. Purihin ang Panginoon. Gagas yun. At gayon din maraming maraming salamat po sa mga nagkaloob at gayon din ang aming karuling pa mamayang hapon, mamayang ngayong alas 6 ng gabi hanggang ito ay December 23. Puri na po ang nag-gabos at gayon din ang ating pagbabago. Yes, hallelujah, praise the Lord. Gabos at on. Patuloy pa tayo ng pagkalooban ng Panginoon ng maayos na kalusugan at pangatawan. Gayon din na comment mo lang sa ating kapatid na Melita Celestra at saka po sa anak namin si Ramon A. Celestra. Nagpapasalamat po ako sa pagsundo po niya sa amin. Yes, shout out ay kapatid na Ramon A. Celestra and family. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at yes, gayon din, papasalamat tayo kay Lord. Shout out kay Lord Jesus, ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama, ang mag-iisang Diyos sa tatlong persona pero isang Diyos. At gayon din ang mga libu-libong mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. Hallelujah! At ang buong kaharian ng Diyos na kniniklaim natin, dinideclare natin araw-araw, kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin, kingdom love sa body sa atin, kingdom joy sa body sa atin, kingdom faith sa body sa atin, kingdom hope sa body sa atin, yes, kingdom overflowing grace sa body sa atin, kingdom advance sa body sa atin. Purihin natin naman kingdom Christmas sa body sa atin, kingdom New Year 2023 sa body sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din, shoutout sa kapatid na Tita Corsa Navarro dyan sa Batang Sito Balanga, Bataan. God bless the whole family. Yes, Merry Christmas. Gayon yung kapatid na nalunan dyan sa Batang California, USA. God bless Nunan family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kapatid na Arner Arcangel Felix dyan sa Batang USA. God bless Felix family. Ang Alisa Tomasen sa Panginoon, Maryland, USA. God bless Tomas family. At gayon yung kapatid na Arba Montebren Delim dyan sa Batang Olongama City. Yan, Sambales. God bless Montebren Delim family. Habit of Lucas Mariano dyan sa Batang Madrid, Spain. God bless the whole family. Merry Christmas. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din na shout out ng kapatid na Wilmar Tangonar Bidson dyan sa Batang Sweden. God bless the whole family. Merry Christmas. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din na purihin natin ang Panginoon. Kapatid na Eunice Asis Poblete ng California, USA. God bless the whole family. At Poblete and Asis. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Ang gabang lingkod ng Panginoon ay pansamantala nagpapaalam po sa body sa akin mula episode 954 kung sa maraton episode natin harapin mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 po ng umaga, sa pantala po araw po ng Linggo alas 2 ng hapon. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos at gayon din ang ating kamat mula sa kapatid Melita Celesta, paghahatid po niya sa binangonan kanina po 4 a.m. Purihin natin ang Panginoon
Hallelujah, sa Safe and Sound Travel. At siyempre, maagang-maagang gumising po kayo at lumakbay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, purihin ang Panginoon na may we enjoy the remaining hours ng hapang ito. At gayon din ang magbangbong magdamag sa ating pagtulong. At gayon din magsing ka ng maluwalhating ligtas sa darating na umaga, panibagong araw. Purihin natin kayo ng babay po sa bagay sa atin at sa muling pagkikita. Hallelujah!